Hello and welcome to my channel. I am your host, Dennis Trillo. Not sponsored. Yan ang laman ng tickler ko. Remember tickler? Anyone? Sabi dito, review expats. Maikling video lang to about the series expats, but it's not really a review on the full miniseries, but rather I'll be focusing on episode 5. Kasi nagustuhan ko yung episode 5, kahit yung buong series napaka meandering. Napanood ko ba Expats on Amazon Prime? It's actually playing here. Eh, yung opening scene na gusto kong pag-usapan, the whole episode, napakaganda niya na exploration tungkol sa buhay ng isang OFW sa Hong Kong. Similarly, katulad dito ng Sunday Beauty Queen, kung naaalala mo man yun, yung parang documentary / movie. Itadagdag ko lang, meron dito mga, I guess, almost 12 seconds of footage kung saan pinapakita yung day off ng mga OFWs, mga Filipino OFWs, and yung mga simpleng pasaring lang na andun yung Jollibee, andun yung nagbabaraha sila, andun yung merong nagbibingo, tas yung typical na Marites scene na pamilyar ang mga Pilipino, na-portray dito ng mas maganda. And ang pinaka nitpick ko lang was yung, what do you call this, yung the way they talk. Meron isang parang simpleng one-note character lang about parang type niya, si Puri. And parang sinabi nila parang buti na parito ka or something like that. Tingnan ko kung makikita ko, makakita ko ng scene sa YouTube. But siguro, I guess, hiwalay lang yun sa sa jargon natin. Siguro may mga Pilipino talaga na ganun magsalita, na naririto, naparito, or what, na siguro hindi lang applicable sa akin kasi iba rin ang kinalakihan ko sa kinalakihan ng isang 40-year-old male na nakapangibang bansa. Pero ayun lang, napakaliit lang ng nitpick nun. Otherwise, ang ganda nung buong portrayal, nung unang tingin mo lang mga katulong lang to, meron silang small speaking roles, and then come to episode 5, may side din sila tungkol dun sa central conflict, which I won't spoil. Also, meron din naman ganito sa Hello Love Goodbye, but then that movie is focused on the love story or the conflict sa isang love story, kaya medyo undertones lang yun. Don't take my word for it. Ang tagal ko nang hindi napapanood yung Hello Love Goodbye. Sinihan ko kung napanood yun. Siguro tayo dito sa Pilipinas, gagawa tayo ng ganito, I guess, sa Singapore. And yung buong tawag dito, yung buong nightlife, or rather yung buong, nakalimutan ko yung tawag sa mall na yon, pero meron mall sa Singapore kung saan hindi ka ma-alienate bilang Pilipino dahil ang daming mga Pinoy doon. Siguro kung merong opportunity to write that, siguro sa Singapore naman. Kasi ayun, on top of my head, meron na kagad akong tatlong pieces of media na nagpo-portray ng ganito. So, I guess siguro
ibang setting naman or ano ang pinagkaiba nun sa Singapore and dito sa Hong Kong as a Filipino OFW? Okay, so yun lang naman ang masasabi ko talaga. And upon researching, eh, may mga, I guess, kind of tone deaf, may mga allegations dito sa expats like Nicole Kidman breaking COVID protocols, and also meron pang parang Chinese activist saying na this series, this miniseries is sugarcoating Hong Kong's public perception. Kasi nga, di ba, merong mga Hong Kong protests noon. And ayun, doon natatapos yung review ko sa episode 5 ng Expats. I guess I'll count this as another episode. Sana by this time gumagaling na ako sa edit. Or at least natotolerate niyo yung edit ko. Pikachu pen.